ating dakilain at sambahin ang Panginoong Putihin. Ialay mga bintin sa piging na handog niya sa din. Tayo'y magbigay kalang sa Diyos na sa timay lalang. Tanayin na kunihat inirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong Putihin. Ialay mga bintin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga bintin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang banal na misa ay napakagandang pagkakataon upang magpahayag ng ating pag-ibig sa Kanya at sariwain natin ang ating personal na pangako na lalo pa siyang paglingkuran natin sa ating buhay. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya mga makasalanan na magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan, Diyos Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan, Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ang Ehipto'y nagkaroon ng ibang hari na walang anuman alam tungkol kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, "Nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas pa kaysa atin. Kailangang gumawa tayo ng paraan para mapigil ang kanilang pagdami. Baka tayo salakayin ng ating mga kaaway at umanib pa sila sa mga ito at pagkatapos ay umalis sa ating lupain." Kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Ipinagawa ng paraon sa mga ito ang mga lungsod ng Pitom at Rameses, lungsod ng tinggalan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang sinisikil, lalo namang dumarami at lumalaganap ang mga Israelita, kaya't sila'y kinapuotan at kinakatakutan ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ang mga Israelita'y lalong sinisikil at pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. Iniutos naman ng paraon sa mga Ehipsyo na itapon sa ilog Nilo
ang lahat ng lalaking isisilang na mga Hebrea at bayaan lamang mabuhay ang mga babae. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya't di pumanig sa atin ang Panginoon? O Israel, ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakay ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay niluluna ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Maaaring kami nooy natangay niyong agos, nanaod sa karagatat tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy nalunod nga kaming lubos, tayo ay magpasalamat, ang poon ay papurihan, pagkat tayo'y iniligtas sa malupit na kaaway. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang katulad nati ibong sa bitag ay nakatakas. Lubos tayong nakalaya nang ang bitag ay mawasak. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula. Pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at kanyang ama, ang anak na babae at kanyang ina, ang manugang na babae at kanyang biyenang babae, at ang kaaway ng isang tao ay kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap ng sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya ay isang propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng kantimpalang nauukol sa taong matuwid. Ang sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala.
Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Sa simula ng panibagong linggo, binabati namin po kayo sa pagpapala, pagbibintisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Matututunan natin sa salita ng Diyos kung sino ang ating Panginoon. Sino nga ba siya upang lalo nating mahalin at paglingkuran? Sa ating unang pagbasa, ang Diyos sinasamahan tayo sa ating kasaysayan, sa ating storya. Hindi na po tayo sa aklat ng Henesis. Pumapasok na po tayo sa panibagong libro ng Exodo. Tapos na yung Henesis. Sa mga ika nga, sa pag-aaral natin, panibago tayong kabanata. At ano yung Henesis? Ito yung simula ng lahat at nagtatapos sa pagsamba natin. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Namatay na po yung mga patriarka. Di ba ang huli, si Jose, anak ni Jacob. Nagsisimula ang Exodo. May paraon. Dati po, may paraon na katiwala niya si Jose. Ngayon, may paraon. Nagbabago ang tadhana, ang mga pangyayari sa political na buhay. Hindi nakilala si Jose. Yung mga Israelita ngayon, ayaw niya. Sobrang dami naman ito, mga Israelita nito. At dahil sa ayaw niya, pinapapatay niya ang mga bata, yung mga sanggol na lalaki. Pero yung mga babaeng sanggol, hinahayaan niya mabuhay. Ito po yung preparasyon para sa kwento ni Moises. At pag-aaralan po natin ito. Ang punto, ang Diyos sinasamahan tayo sa ating kwento. Kahit anong mangyari sa atin, alam natin nandiyan ang Diyos. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Mateo, prioridad natin dapat ang Diyos. Pamilya muna, mahalaga ang pamilya. Pero kung pagpipilian ka, Panginoon o pamilya, hindi ka karapat dapat sa akin kung mas mahalaga para sa iyo ang pamilya. Sinasabihin niya yung 12. Ang Panginoon ay pagsilbihan. At yung relasyon, hindi ito ayon sa dugo, ayon sa lahi, ayon sa kamag-anak mo. Ang ating kaugnayan ay batay sa pananampalataya. Kaya nga, sa larangan ng pananalig, ang Diyos ang nagsugo kay Jesus at si Jesus nagsusugo sa atin. Huwag mong akalain na ay representante lamang ito, pinadala lamang ito. Hindi. Ang kahit na napakaliit na representante yan, siya'y kumakatawan sa Panginoon. Kaya ngayon magandang halimbawa dito. Sino man, lalo na kung mainit. Ito siyempre, may karanasan tayo, nasa Pilipinas tayo, mainit kung minsan dito. Sino man ang magbigay sa pinakamaliit na alagad ko, yung pinaka hindi kilala, ng isang baso na malamig na tubig na nakagiginhawa dahil siya'y kumakatawan sa akin, ako na ang binigyan niya ng tubig na malamig at may magandang gantimpala. Kaya huwag yung malitin, kumakanta lamang sa choir yan. Gusto nyo? Kay Cardinal, sa obispo. Hindi ko sinisisi sa inyo. Dapat may picture tayo kasama. Ganyan tayo. Kung lay minister, may picture ka ba sa lay minister? Sino yun? Di ba?
O, sa lektor natin, may picture ka ba? Pero kay, basta obispo o kardinal. Ganun tayo. Ano sabi ni Jesus? Ha? Yung mga maliliit na naglilingkod sa simbahan, sila, si Jesus. O, pagnilayan po natin yan, ha? O, sige, magpa-picture na kayo. Ha? Biro lang, ha? Ha? Yun. O, anong, kasi nakikita mo si Jesus sa kanya. Ha? Minsan, hindi nakakalimutan natin yon. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, San Roque, nawa po ay sa paglingkuran natin si Kristo sa pamamagitan ng mga naglilingkod sa kanyang simbahan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, kung tapat tayo kay Kristo, huwag nating asahan na magiging sikat tayo. Naway hubugin ang ating mga hangarin ng hiwagang ito ng kaharian ng Diyos. Tugon po natin, Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging matapang at lagi ng tapat sa pananampalataya, sa gitna ng pakikipagtunggali at pag-uusig, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga magulang, naway magkaroon ng lakas at tapang upang gabayan ang kanilang mga anak sa daan ng pananampalataya at Kristiyanong pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga kabataan, naway magkaroon ng lakas na mapaglabanan ang impluwensya ng kasamaan, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga naliligalig at yaong nagdurusa sa isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ama naming Diyos, ipadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga pakikibaka sa buhay. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa kabila ng aming pagdurusa. At bigyan mo kami ng lakas na kumilos ng mayroong pananalig sa iyong salita. Hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay
sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandang loob ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob, sa hangad mong siya'y iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng banghela nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami, nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, ng kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at paidapating kaming lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora ng kabiyak na puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos, at turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo nga aming pananampalataya at huwag nga aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa Diyos.
Jesus, at ang puso'y kaysaya. Tinanggap ko si Jesus, at ang puso'y kaysaya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin, mapagmahal kami mga pinagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Lingapin mo pa nga aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung kayo narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilalahati na dyan sa langit, nananalig kami ng iyong pamamagitan ay nilubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing, at sa tulong po ni Ima kami ng kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoon So Kristo at iyong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa tanang masama. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan yung angkan na nagsusumamo sa iyo, makamdanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way maalala nilang mga pangako na sa binyag na ikaw ng ibig at paglilingrang bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alisang kapayapaan Yesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nasareno, nilulwalhati ka namin.